sipag ng langgam. Nabuwat na yung langaw. Magsa lang siya. Saan niya kaya ito dadali? Yung langaw na ito. Ganyan nabubuhay mga langgam, masisipag. Oh, pagod na pagod. Kaya siya pupunta. Tatawag to ng kasama. Hintay natin kung anong gagawin yun. Baka magtatawag siya ng kasama. Malalaman natin in 2 seconds. Ang pailangaw. Ang maraming focus ng langaw. Asa na? Ayan. Binalikan niya. Pinalikan niya. Ang galing, no? Mas malaki pa sa kanya yung hinihila niya. Oo. Mas mabigat sa kanya. Pero kaya niya buhatin. Malakas siya, sinisabihin. Malakas siya, malagam. Oo. Hindi mas mabigat sa kanya. Saan niya kaya dadaling? Bahay niya siguro. May bahay siya. Di ba siya nakakapagtawag ng kasama eh? Nakatuwa na lang kapag may dala-dala silang pagkain. Sunod-sunod sila. Nakapagod din pala siya eh. Strong ants can lift more than his body weight. Imagine an ant moving something more than his body weight. Sa bahay niya yun. Yung bahay sila siguro. Nahanda sila magkatagol na kasi. Dapat marami silang pagkain. Sa lahat ng nilalang na hayop siguro. Hayop ba o insekto? Walang gamang masipag. Magaling sila maghanap ng pagkain. Hinihistak sila ng pagkain para sa tabulan. Naghanap siya ng mga kasama eh. Wala siyang matawag. Siguro hindi niya katropa yung iba. Sabi nga, bulag daw ang langgam. Paano ang bulag? Wala dumaan. Ginagamit niya ng pangalan. Imagine mo yun, nabuhat niya yung langaw, laki-laki. Nangyari ito, yan, mataas ang ganyan. Di ba may linya yan? Hmm. Yung mga langgam, may linya na nagdadaanan. Yung linya na yun, burahin mo yun. Yung iba hindi makakasunod. Magaganon-ganon sila kasi kinakabahan nila tsaka tumoy. Hindi na nakikita yung mga daan nila. Kapag binura mo yung daan na nila na ganon. Ito naman itong mga to ayaw nilang tulungan. Laki-laki yung binubuhat niya.
siguro hindi nila kamag-anak to. Ano gano'n? Wala na silang reportes. Layo niya na, oh. Sa gilid na siya. Saan niya dadalhin? Saan ang bahay niya? Hindi ko rin alam eh. May bahay lagam si Gurbia. Nakakita ng isa, tumulong na. Tumulong na isa. Helping it sa atin. Tumutulong na o. Masalat ang bulong dito. Konti na lang, malapit na kayo. Ang bahay nila. Napasok pa nila di. Bigyan mo siyang light din. Para tingnan mo kung ano meron sa loob. Hindi ka kasi light dyan. Try mo lang. Hindi nga nang iilaw yan. Kasi itaan mo rin. Automatic ang lights dun eh. Ano na, naipasok na yun sa loob yung ano, yung lahaw. Ang galing din pala yung bahay nila. Okay na daw, okay na. Naipasok na nila eh. Ay, hindi pa nila masyado. Oo, ang dami na nila. Oo, magtutulong-tulong na. Bayan niya na sila. Kanina mag-isa lang yung naghahakot. Ngayon, malapit sa bahay. Daming tulungan. Nga mautak din yun, no? Ang lalayo niya. Pinapasok siya na bus. Ano siguro pa na may papasok. Sadya sila nakatira. Ayun pa isa. May dala ding langaw? Yeah. Ang galing ano, paano kaya nila nakahuhuli langaw? Nagkakad sila ng gano'ng pagkain. Ay, siguro may kamandag din yung langaw. Ang langaw kasi, after mga anak po siya namamatay. Pag itlog din na namamatay sila. Ganun? Yung langaw. Pag itlog na namamatay na. So yan, yung kusang namatay yan. May langaw. Alam na rin daan. Alam na, ipasok na nila yung isa, di ba? Ipasok na nila yun. Ang galing. Ito ang galing na ito. Mag-isa lang siya, oh. Yan ang bahay nila. Oh, di ba, no? Ang galing niya mag-akot. Siguro napapalo din itong mga ito. Madulas yung kanyang napakan, buhangin. Ang galang ng kanyang paa. Madulas eh.
Isipin, dumudulas yung paa niya sa buhangin. Ngayon, pasok na. Hanap na ulit. Ayun. Very resourceful sila. Okay na daw, okay na. Hanap na ulit. Pa. Hindi pa sila kapasok ang diretso. Diyan sila sa loob, may bahay sila dyan. Lalim. Safe na yan pag nagtagulan. Safe sila. Very resourceful sila. Very resourceful. Sino yan? Sabo. Okay.